At mukhang handa na pong magsagupaan ang ating dalawang kupunan eh, pare. O pangkat ba? Pangkat. Ang pangkat ng Eurasia Superfly at ang pangkat ng ESF Mayhem. So pagpasensya na po niyo kami. We're trying to keep the stream, you know, just as entertaining as possible kasi alam naman namin Arena of Valor is it's a game, you know, it has a tendency to make people salty. Syempre pag kunyari nag-grind ka sa rank, alam mo yun, parang minsan bobo yung teammate mo, magagalit ka. Madaling araw ka nang naglalaro, gold ka pa rin, di ba? So, yeah. Practice lang. Practice lang. Ika nga, tama ka dyan, pare ko eh. So, nandito na po tayo sa ating pick and ban phase. So, first to ban is Eurasia Superfly, ESF Mayhem. Yeah. Pasensya na po kasi parang ESF yung nasa start ng pangalan. Puro po ESF. Kumbaga, para pong akala nyo eh, Lakers versus Lakers yung ano. Lakers versus Clippers po, mas mga kaibigan. At ang first ban, wala po kayong makikitang Superman sa best of, sa battle of, for third place na laban na ito. So, kawawa naman si Superman tol. Hindi na niya nakita yung Antares Battlefield. Never saw the light of day. Oh, laging, alam mo yung, ano, yung lock icon niya, nasa mukha na lang niya lagi magdamag. Oh, ayan, Arum. An Arum ban from Eurasia Superfly main team. So, and the Lindis ban for Eurasia Superfly Mayhem. So, let's see anong huling ban ng Eurasia Superfly main team. Ah, sorry, ESF Mayhem po ang nagban ng Lindis. So, oh, Zinyel. It's a Zinyel ban. So, quite interesting. Angel. Wala na po ang Guardian Angel. Wala na po ang Guardian Angel to the rescue pag may mga team fight. So, and for the first pick, nandito na po tayo sa Eurasia Superfly ESF Mayhem. For Brian, pinag-iisipan pa po kung sino ang kanilang pick. So, Preta. So, Preta. Quite an interesting pick. Now, kasi wala pa tayo masyadong nakitang Preta for a while. Kagabi lang. Oh, actually, kagabi lang. Tama ka dyan. And the Malok and Krixie for ESF main team. So, again, you know, for the longest time, yung meta ng yung local meta natin dito sa Philippines, like, yung before pa, hindi masyadong, wala tayong masyadong nakitang Krixie sa competitive play. Pero, like, alam mo, pare, yung sa Arena of Valor World Cup, like, it's not uncommon to see a Krixie pick, a Grak pick, yung mga picks na hindi typical sa meta ng Philippines. So we're slowly, well, not actually slowly, pero gradually adapting to a whole new meta. Para kanta ng Disney tol, a whole new world. Diba? A whole new world. A whole new meta. A new pick. A new Crash. Pick is a Crash for ESF Mayhem. And an Irie. So, so far, anong nakikita mo pare sa team comp ng Eurasia Superfly Mayhem? How do you think anong tingin mong atake yung gagawin? How would they capitalize on these three picks? Medyo sobrang tanky ni Krish para sa kanila, so mako-cover niya yung damage for Irie and Preta. Okay, and just for just in time po sa pick ng Eurasia Superfly main team is they're adding a kill growth and a grack. So yung sinasabi po natin kanina na gustong-gusto nating makita ng mga bagong a whole new world, ika nga pinasok na po nila si Grack. So, kanina lang po ay kinoin namin ito. Like, dahil po ay pinili na si Grak, it's a release the Kraken na po, mga kaibigan, ngayong gabi. So, kung ang ESF Mayhem may Kraken, ang Eurasia Superfly may Kraken. Ang may Kraken din. So, for the last two picks, it's going to look like for Eurasia Superfly Mayhem, is it a Fennec and an Arduin? So, really interesting team composition right now. So down to the last pick para kay Peace Boy, pinag-iisipan kung sino kukunin at mukhang si Tel Anas ba ito with her extended malayo ang batuhan ng tinapay, batuhan ng Monay tol. Mahirap na batuhan 'yan. So one day magmo-moren daw, moren daw. Moren. So idadaan sa balbas. Balbas tsaka malaking baril. At mukhang both teams are already locked in sa kanilang mga picks at really excited para magsimula na po ang ating first and only match for the battle of third place at between Eurasia Superfly Mayhem on the left side or a blue side and Eurasia Superfly main team on the red side. So
Only a few seconds counting down. So mag-start na po ang ating match at sana nakapag-buckle up na po kayo at nakasuot ng diaper kasi sigurado po kaming maiihi kayo sa laban na to. Ngayon makikita natin si Crixie ang pinili nila. ESF main team, yeah. Si Crixie at si More na magde-deal ng damage for ESF. Oh yeah, excited to see kung paano magpapagalingan ng rotation or magpapagalingan ng shaking and baking itong dalawang teams na to. Especially with the non-typical, at least in the time being, sa ating meta ngayon sa Philippines. There's a Gracht and Crixie pick in the game. So kagabi, nakita natin yung Will New Era na gumamit ng ganong combination. Yeah, and really exciting as well na Rourke, na unti-unting umaaligid, unti-unting si pinapasok na sa ating meta, or I hope so, na makakita tayo ng mas maraming mga bagong heroes sa Antares Battlefield on major tournaments. At yeah, mga kaibigan, malapit na po mag-start ang ating game for the Battle of Third. So again, as per our official rules, meron po tayong 30-second pause to allow both teams to get their data in check para po hindi masyadong mag-lag. Kasi alam naman po natin ngayon sa Pilipinas, hindi po ganun kaaya-aya ang ating mga internet connection, but we're getting there. I think there's diba, gumaganda ang sitwasyon. Diba? Fingers crossed, mas maganda na yung internet natin in the future. So 30-second the pause almost up. So it's time for Eurasia Superfly Mayhem versus Eurasia Superfly main team Battle for Third. Starting now. Medyo tongue twister yung Eurasia Superfly. Yeah, Eurasia natin. Superfly, oh nga. It's a good name, has a good ring to it. So eto na po ang mga teams. So I think ang prediction ko dito, pare, they aren't looking too much into going into more into too aggressive into the game. Siguro may konting haras sa part ng dalawang teams. Pero ngayon, meron po nangyayari at si ESF Gracia po ay nahuling umaaligid at siya po ay binabanatan na ng tropa na banatan po ng malok at that's going to be a first kill po sa Eurasia Superfly main team. So, but still early in the game. So, ewan ko po, mukhang ayaw na po mag-farm ng mga teams. Gusto na po kaagad, sapakan na. Gusto na po ay sagupaan na. At si ESF doon, lumilipad-lipad, doing the Crixie-Pixie stuff. So, at si ESF Predator, currently on our screen, rocking the si Irie going against the kill growth, hinaharas, ayaw patabain. Naku, munti ka na. At munti ka na, nakapasok sa turret, niligtas ng kanyang turret. Ngayon makikita natin si Inzai. Inzai plays konting aligid-aligid sa mga bush. Ganda so ng skin ni Grokko. This is actually a really good start for both teams, you know. They're showing their mettle, showing their aggressiveness really early in the game. So I guess you could say this is a lot is on the line, but it's actually a really interesting and a friendly match. And ngayon po si ESF Zell, binubuli na po ng dalawang si Fennec and Gracia on the Arduin at mukhang ang kunat po talaga ni Malok. Kaya po talagang patinag at mukhang makakatakas po ba ito, or tingin ko mga kaibigan at talagang he's doing the 2v1 sayawan pero pinulbus po ni Gracia sa sagupaan na yun. Medyo matagal-tagal bago na matay ang si Malo. Tagal, pare ko eh. Kumbaga eh, boss battle. Kumbaga sa ano, Dark Souls siya sa Bloodborne. Boss battle yun, pare ko eh. Nag-summon ka na ng co-op, di nyo pa rin mapatay. So, ayan na po. Nagkakaroon na po ng isa pang team clash against the both teams. And a good stand there para pigilin si Grak, pero nakatakas po. At Crixie, umaaligid po. Nasa Tori, nasa loob ng Tori. At Irie. So still farming, wala pong kasama sa kanyang lane, sa top lane. Ine-enjoy ang quality time alone. Nagme-meditate, nagpapataba. So Abyssal Dragon, hindi po kino-contest ng ESF Mayhem. So Eurasia Superfly main team's gonna get... Oh no, but here comes Predator and the Gracia to disrupt the Abyssal Dragon. Pero nakuha pa rin po ng Eurasia Superfly main team. At dahil po doon ay nagkakapulbusan na po in the favor of Eurasia Superfly main team. So again, sa sinabi pong prediction kanina ni Anli Quartz, mukha pong may edge talaga ang Eurasia Superfly main team gawa ng experience nila battling
some of the top teams in the biggest stages sa mga major tournaments. At ngayon, nandito po tayo si Irie. Hinaharas na naman po si Killgrot. Ayaw pong tantanan ang Killgrot na mamaya po pag nag-snowball po yung Killgrot na yan. Masakit yan. Nagwawalis po ng tao yan. Nagwawalis. Kumbaga, mas malupit pa po yan sa Metro 8 dahil sa bilis ng kanyang pagwawalis. At ESF Predator, ESF Don, nakita sa bush. At Crixie, dumating po sakto inside place to level the playfield. Nahila po sa loob ng tore. At kinapul boss po si Fennec, ESF Larry. Ngayon, and hindi pa po tapos ang clash. So far, meron pa pong sagupaan. Preta, shaking and baking. Atras muna. Gracia. Ginagamit. Nasa sidebang Gracia kay Gracia. At eto na po. Mukhang lamang pa rin po ang Eurasia Superfly main team. Pero so far, ayan na po. Crash using ginamit po ang time ng kanyang pagiging malaki para mag-stall at para magsilbing support sa kanyang team. At nag-alisan na po ang Eurasia Superfly Mayhem. Nag-disperse. Shout out to Michael Fahatin for that amazing pag-disperse ng kanyang report. Pag-disperse. So, andito na po ulit tayo si Kill Growth against Irie and ESF Larry. So, taking that Might Golem. So, really, really important buff. You know, you have to be, especially sa jungle, extra damage yun. And it's never safe sa jungle. You never know. Kaya ikaw yung ganker, pero ikaw yung magagank. So, di ba, alam mo yun? You never know. Hindi mo alam eh. No one is safe sa mapa. Gaya nga nung nangyari kahapon po sa match ng Bren Esports versus ESF. Umaligid po ang Crixie. But going back to the game, ito pong game natin ang importante sa ngayon. Ay, ang layo na narating nung Sage Golem. Grabe. Kumbaga tol, he's going out and naging doing hero na naging rin. Hero na pare. At mayroon na pong nangyayari ng pagkupal sa Abyssal Dragon with the ESF Mayhem getting that Abyssal Dragon. So in terms of objectives mga kaibigan, wala pa actually nagkakasiraan ng tore sa ngayon eh. So what objectives ang meron lang nangyari ay yung Abyssal Dragon, which it's one apiece for both ESF teams. At nakuyog si Inzai Place. Kumbaga eh, sa Bybus operation eh, wala kang kasama, ika nga pare ko eh. Tinaniman ka na ng 45. So, at meron pa rin po ESF, yung Kill Growth po. So, kanya pong binevrave ang napakaraming heroes, pagdagsaan ng mga tao. Heroes. May we say tae po, ay tao. So, ito, si Killgrot po, na-stun ni Irie at tutakas po. Para ma-interrupt ang kanyang pag-perform. At ito na po uli si ESF Zell with the Malok. At with Gracia, natalunan mga kaibigan. At ESF Predator, pinulbos ni Don. And a fast pace mga kaibigan, nandito na po sila sa jungle, nagkokolo, nag-disperse na po ang ESF Mayhem. Nagkaroon ng pag-aaway sa simula mga kaibigan. So, ito na po, and is this going to be, nakaisang tore na po ang Eurasia Superfly main team at so far, it's in the favor of the Eurasia Superfly main team with that kill count advantage, pare ko. Nakakuha rin sila na isa pang tower. I wouldn't say it's too late for Eurasia Superfly. Pero nakuha na ng Eurasia Superfly main team ang isa pang blue tower. So it's pushing that their lead even more. So ito na po, mukha pong nagka-clash na naman sila dito sa tore ng Eurasia Superfly Mayhem. At si Crash po sa kanyang laki ay ginagamit po ang kanyang oras habang malaki para pigilan ang onslaught ng Eurasia Superfly main team. At so far po, it's still working out in the favor of the main team at mukhang nag-disperse na naman. Nag-disperse. Pare ko eh, natunaw sa panimula. Ika nga ni Michael Fahati na naman. Yan, naubos ang ESF. Sobrang bentahan na po kami sa mga meme ng ating henerasyon. Pagpasensya niyo na po, usong-uso na po ang memes ngayon.
makikita mo naman, sobrang lamang na talaga ang main team ng Eurasia. And yeah, at this point, you know, in the game, pare ko, you think, how can Eurasia Superfly Mayhem bounce back from this very dire, very bleak situation? For now, they should defend their core. Defend their core na lang talaga. Siguro, kailangan na nilang sugurin yung Dark Slayer. Tama ka dyan, pare ko. At ngayon, it looks to be, ito na po ba ang nakikita nating huling last stand? Ika nga, gaya ng 300, yung mga Spartans, yung nilabanan nila yung Persians sa kanilang home soil. Mukhang ito na po ba ang huling depensa ng ESF Mayhem? At sana po hindi, at gusto po namin mas lalong maging umatigawa. Pero ito po ay pinulbos na naman si ESF Larry ng Krixie. At so far, masakit talaga si Krixie. Kaya huwag niyong i-underestimate porket may pakpak siya at naka-miniskirt, mga kaibigan. Kasi yan ang mga pinaka-delikado, pare, yung mga ganyan. Yung mga ganyang klase ng mga individual, di ba? So, silent but deadly, pare ko. So, yung mga K-pop, mahilig magsuot yan. Delikado yung mga yan, pare, di ba? Sobrang badass ng mga K-pop idols. At so far, humongous lead from ESF main team. At it looks like from this point on, it only might be a matter of time for ESF Mayhem before their core is finally reached and destroyed by their main team. So, you know, despite it being a really aggressive game, really intense game, sure po kaming it's all for the fun of the fair. At ito na po, isang malupitang clash. Nag-iikutan po para mga langaw. At ito na po sila. Unti-unti po, si Gracia po, pabaliktad na po ang takbo at inahabol na po at napulbos. Binaliktad po ang talim. Nagbatusay po, binaliktad din talim. Reverse edge. Ah, makakiruri yun na Hiromeki, no? Pare ka, di ba? Alam mo pa, bata yung mismong move. Tang twister yan. At ito na po, mukhang isang tori na lang. Oh, actually, dalawa. Dalawang tori na lang po ang nagde-depensa sa base ng Eurasia Superfly Mayhem. At isa na lang po sa kapanahunan ngayon, isa na lang pong tori at mukhang, I don't think, ikaw pare ko, do you think ipapursue pa ng Eurasia Superfly main team yung huling tori? I think might just go Just for reassurance. Mm-hmm. Yeah. So because you can never be too sure. Alam mo, iwan mo lang yung isang tori na yun and it looks like, ito, magda-dark slayer ba sila pare? Just... You know, to keep sumasabay things. Si ESF Brian, parang tropa lang, convoy, ika nga, sa panahon ng mga presidente, convoy pare, kumoconvoy lang. So mukhang pinagtutulungan ng dalawang team, ang mag-share ata sila sa Dark Slayer, kaya lang pang isang team lang yan. At si Peace Boy, pinulbos na naman si Brian, si Preta, at si Crash, kahit malaki, pinaliit. Pinaliit dahil napatay. Napatay. So so far it's still it's a 20 kill count lead. At mukhang sinisira na po ang core at si Gracia po ay tumambay na lang sa kabilang. Si Gracia po ay tumatambay na lang sa kabilang bahay, nangangapit bahay na lang po. Ang dami pang towers. At the best of the battle for third goes to Eurasia Superfly main team. And what an intense game it was, mga kaibigan. A really intense, but again, sinasabi po namin, a really friendly match against these two sister/brother teams. And MVP honors po, pumupunta kay Krixie manned by Eurasia Superfly Dawn with a whopping 10 kill count for this game. And tol, pati yung assist niyo tol, ang dami rin, ito 11. So both teams are big kudos to both teams for really showing yung Eurasia Superfly as a whole, the entire team, hindi lang yung ESF Mayhem, hindi lang yung ESF main team, pero parehong teams nagpakita ng kanilang galing. At para sa po sa aming mga nanonood, hope you get to watch more of Eurasia Superfly's games in the future. And that's going to be it po para sa aming best of a battle for third game tonight. At winning third place tonight for our Arena of Valor Hallohallo Gaming Tournament is Eurasia Superfly main team. So antabayanan niyo po, susunod na po ang game ng our finals game of Bren Esports versus Will New Era. So